umalingaw-ngaw ang sirena ng mga truck ng bumbero sa kalsada ng lungsod ng Lapu-Lapu na rumisponde sa isang sunog na sumiklab pasado alauna ng hapon. Di magkamayo ang mga tao sa loob at labas ng isang paaralan. Pahirapan din ang pagpasok dito. Malapit lang kasi ang sunog sa eskwelahan. Dito tayo ngayon sa loob ng Pusok Elementary School kung saan medyo nagkakagulo pa yung mga tao dito dahil nga sa may nagaganap na sunog at yung iba sa mga magulang dito ay pinaghahanap pa ang kanilang mga estudyante o mga anak nila. Medyo nagpapanik na nga yung mga tao kaya hindi nila maintindihan kung anong gagawin nila sa ngayon. Ang importante sa kanila, makita nila ang kanilang mga anak sa ngayon. Ano po yung una nyo lang napansin, ma'am, kanina? Yung una, nung naklase kami, merong nangangamoy. Parang ang baho sobra, sabi ng mga bata. Bakit ang baho, mami ko? Iwan ko, baka meron sa basura, galing doon sa may dagat. Tapos, maya-maya, mga 5 minutes, bigla na lang may usok na itim. Tapos yung mga bata sa labas, nagtakbuhan, sabi nila sunog. Tapos sabi ko sa mga bata na line lang kayo sa labas, wag lang kayo magtakbuhan. Tapos bigla na lang yung malaking apoy sa room ko, tapos nasa bintana, kitang-kita yung apoy. Tapos nung lumabas kami, wala talaga kaming nadala na mga bag nila, wala. Tapos bigla sila nagulakaya. Ano yung in-advise nyo sa mga estudyante nyo, ma'am, nung nangyari? Nung nangyari, sabi ko, hindi ko sinabi na yung hindi na natin kunin yung bag natin kasi malakas na yung apoy. Ligtas namang nailabas ang mga mag-aaral. Habang ang mga bombero ay nagtulong-tulong sa pag-apula sa apoy. Pahirapan din ang pakikipagbuno ng mga bombero sa sunog dahil sa mayat-mayang hampas ng malakas na hangin. Sa labas lang ng paaralan yung nangyayaring sunog sa ngayon. Medyo nahihirapan yung mga fire personnel natin kasi malakas yung buga ng hangin. At kahit nga medyo malayo tayo rito, ramdam mo yung init. Ramdam mo yung init, pagkita mo yung malakas na buhon ng hangin na yan. Talagang palaki ng palaki yung apoy. Kaya naman, ganap ng paraan yung mga personnel natin sa BFP kung paano maapula itong sunog. Ayon sa post ni Mayor Jonard Ahong Chan sa kanyang social media, tinatayang nasa 20,000 mga individual ang apektado sa sunog na itinaas sa fourth alarm. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.